Una sa lahat, kung sa tingin mo ay hindi ka isang bad boy, hindi mo to kailangan sundin. Ako nga pala si Dencio at ito ang 10 sagradong batas ng isang bad boy. Malawak ang isip, matalas ang diwa. Yun nga lang, kakaiba ang tabas ng dila. Paghawa ko na ang mikropono lago. Bawat bobong tanong may filosofong sagot. Mag-aral lang mabuti, yan ang dapat kong gawin. Kaso nga lang pati masama, inaral ko na rin. Tsaka... tinatawag ko tong SSBB. 10 sagradong batas ng isang bad boy. SSBB001. Hindi lalaki ang isang babae. Aba, natural, di ba? Kung isa kang tunay na bad boy, alam na alam mong hindi lalaki ang mga babae. Anong ibig kong sabihin? Bakit mo pagbubuhatan ng kamay yung mga babae? Ang pinagbubuhatan lang ng kamay ay yung mga gagong mga lalaking yan, yung mga nandyan, yung mga fuckboy. Kaya wag mong pagbuhatan ng kamay ang mga babae under any circumstances. Kahit anong nangyari, sinampal ka ba niya? Binasted ka ba niya? O wag mong pagbuhatan ng kamay. Uy, bumangon ka na nga dyan, tanghali na. Gago ka? Sakit. Saba. Tangina, wag mo kong ginaganyan ha. Bad boy ako, gago. Ikaw kayang sampaling kung gago ka, ha? Kung bad boy ka talaga tapos binasted ka niya, aba, okay lang yan, tol. 002. Ang bad boy, under sa asawa. Hindi ibig sabihin na under ka ng misis mo eh. Isa ka ng mahinang lalaki. Hindi ganon, tol. Isa tong malaking pagpapakita ng respeto sa isang babae o sa kabit? O sa kabiyak mo. Isa tong respeto. Ako? Hindi ako under ng misis ko, tol. Under ko siya. Ikaw ba, tol? Under ka ba ng misis mo? Ako, under ako, tol eh. Under ako. Kasi ako rin lang naman yung bumababa sa kanya. Ako lang. Baka yung sa'yo, hindi lang ikaw yung bumababa sa kanya. May iba pa, kaya under mo rin siya. O yan, kaya hindi ibig sabihin na pag under ka ng asawa mo, under ka ng girlfriend mo, ay mahina ka ng lalaki o mahina kang uri. Maliban lang ang nasa itaas, wala nang ibang kinatatakutan yung bad boy. Kahit sino, walang kinakatakutan yung bad boy. Kaya nga, bad boy, di ba? Walang kinakatakutan yan, yung nasa itaas lang. Ako lang naman palang kinakatakutan ng bad boy. Rock and roll. Alam nyo na siguro kung sino yung nasa itaas na sinasabi ko, di ba? Hindi yun. SSB004. Po at opo. Hindi ibig sabihin na pag hindi mo ginamit yung po at opo, ay bad boy ka na. Aba, malala ka. Gago ka ba? Oh, kumusta ka naman, iho? Padaan nga ako tanda. Tanginang tanda to. Sama mo naman, iho. Gagong tanda to. Bad boy ako, gago. Tangina mo, mumong hinahamon yung mga bad boy, ah. Gago. Kung pa-bad boy ka lang o panggap ka lang na bad boy, o sige, wag kang gumalang. Wag mong galangin yung mga nakakatanda, eh. Wag mong galangin yung nanay at tatay mo. Total, bad boy ka naman na sinasabi mo, di ba? Huwag mong galangin yung ibang tao. Ganyan ka na. Pero ang tunay na bad boy, magalang. Hindi yan bastos. SSBB005. Mahal magbenta ng away ang isang bad boy. Alam mo kung bakit hindi masyado nakikipag-away yung mga bad boy? Kasi nga, mahal sila magbenta, walang bumibili. Masyadong mahal, hindi nila afford. Yan yung rason kung bakit hindi masyadong nakikipag-away yung mga bad boy sa mga araw na to. Mahal sila magbenta eh. Pero kung ikaw yung tipong laging naghahamon ng away, kahit nasaan ka, mabundol ka lang ng ganun eh, hinahamon mo na agad ng suntukan, aba, malala ka. Hindi ka bad boy, tol. Isa kang duwag. Duwag ka. SSBB006. Pang-anim. Pangalawang pagkakataon. Alam mo kung bakit? Kaya tinawag na pangalawang pagkakataon. Kaya tinawag na bad boy yung mga bad boy. Kasi nga, nagbabagong buhay na sila. Pangalawang pagkakataon nila yon. Nagbabagong buhay na nga, di ba? Kaya sila tinawag na bad boy kasi may mga iba silang ginagawa dati tapos ngayon nagbabago na sila. Tsaka mo lang matatawag talagang bad boy yung isang lalaki kung nagbabagong buhay na siya. Kasi kapag ginagawa niya pa rin yung ginagawa niya noon hanggang ngayon, aba, hindi ka pa bad boy. Hindi ka pa ganap na bad boy kasi nga, hindi ka pa nagbabago. You hear me? Kaya kung hindi ka pa nagbabago, aba, hindi ka pa bad boy, tol. Batas yan. SSBB007. Chick boy ka lang, hindi ka pack boy. Isang malaking pagkakaiba ng chick boy at pack boy. Alam mo yun? Yung bad boy, chick boy. Yung pack boy, aba, di ko alam. Mga tol, alam nyo kasi, yung bad boy, alam mo, wild. Wild yung bad boy. Ang mga bad boy, malakas yung dating. Alam mo yun? Hindi naman malakas more, pero may aura sila. Malakas yung dating nila, alam mo yun? Malakas makapang-akit ng mga babae. Nakakapang-akit sila ng mga babae. Nakakaakit sila ng mga damdamin. Kaya nga chick boy, di ba? Chick boy. Eh, ang pack boy, kahit anong butas kasi pinapasok nila eh. Alam mo yun?
Tandaan, chick boy ka lang, hindi ka fuck boy. 008, sipag at tiyaga. Yo. Ang mga tunay na bad boy, mas sipag at matsatsaga yung mga taong yan. Hindi yan mga tamad. Kasi yung mga fuck boy, tamad yung mga yan, tol. Tamad yung mga yun. Ang mga bad boy, alam nilang sila yung padre di pamilya. Kaya bawal silang maging tamad. Alam mo yun? Kasi alam nilang may mga pinapakain silang mga bibig. May mga umaasa sa kanilang mga tao. Kaya masisipag at matsatsaga sila. At ang mga bad boy, kayang-kaya nilang buhayin yung mga sarili nila kahit sa anong paraan. Pero lagi, sa malinis na paraan. SSBB009, sariling prinsipyo o opinion. Ang isang bad boy, nakikinig ng opinion ng iba. Pinapakinggan niya mga to. Pero, yung isang bad boy, may sariling opinion at may sariling prinsipyo to. Hindi to nabibili ng kahit na sino man. Bigyan mo ng milyon, patayin mo si ganyan. Hindi niya gagawin yon. Kasi nga, may prinsipyo. Alam mo yung mga bad boy, meron sila nito. Alam mo kung ano to? Damit. Siyempre, may damit yung mga bad boy. Pero alam mo na yung ibig kong sabihin doon. Matibay yung mga ganito ng mga bad boy, tol. Kahit anong halaga, hindi mo mabibili itong nandito. Ito, kasi priceless to. Man, walang halaga to. 0010. Hindi mo kailangang patunayang bad boy ka sa pamamagitan ng paggawa ng mga masasamang bagay. Paggamit ng barel, bang-bang, o pagnanakaw, o kahit ano pa man yan. Hindi mo kailangang maging bastos. Siguro dati, oo, ganun ka, pero nagbabagong buhay ka, tulad ng sinabi ko kanina, di ba? Pero alam mo yun, hindi mo kailangang patunayan sa ibang taong bad boy ka. Alam mo, yung tunay na bad boy, hindi niya alam na bad boy siya. At kung bad boy man siya, at kung alam man niyang bad boy siya, hindi niya ito papatunayan kasi alam niyang masama yun. Masama, pero mabuti ang pagiging bad boy. Kaya kung gusto mong maging bad boy, hindi mo kailangan pumatay ng tao, ha? Huwag kang papatay, masama yan, tol. Nakikinig ka? Yeah? Oy! Hindi mo kailangan pumatay ng tao, kailangan manakit ng tao, o kailangan humamon ng ibang tao para maging tunay kang bad boy. Hindi ganun, tol. Tandaan mo, tol, ang tunay na bad boy, hindi niya alam na bad boy siya. At yun yung mga 10 utos. Ano? 10 utos, 10 ta. At yun ang mga 10 sagradong batas ng isang bad boy. O sa tinatawag kong SSBB. Mas maganda kasing maging bad boy ka na lang kaysa naman maging pack boy ka, di ba? Shoutout nga pala sa lahat ng mga vloggers po dyan. Vloggers po. Vloggers. Puta. Shoutout nga po pala sa mga vlogger sa Nueva Ecija. At shoutout na rin kay Neil Aningat. Isang malupit na. Isang alamat, tol. Isang alamat yun. Shoutout na din. Wait. Titingin pa tayo eh. Sa last video. O, tignan mo naman. Hanap pa tayo ng isa shoutout yun. Shoutout kay J-Lord Cajes. Cajes? Cajes? Di ko alam yun. Kay Renz de Mesa. Isan si Baile? Baile? Bale? Kay Mark Lawrence Reyes. Kay James Mata. Tyler Mendoza. Ronald Sablas. Kay James Villalon. At yun lang. Salamat po sa laging panonood nyo ng mga walang kwenta kong video. O kaya may mga natututunan din naman kayo sa mga makagagong paraan. Lagi kong sinasabi, huwag nyong kalimutan mag-subscribe sa baba kung bago lang kayo sa na... At yun na lang. Ay, putang ina. Kung bago ka lang sa channel ko at huwag mo ring kalimutan mag-like, i-like at mag-comment rin. Nagsha-shoutout ako every last video. Nagbabasa ako ng mga comments sa every latest video ko tuwing gagawa ako ng video. At yun lang, ako si Dencio at nanonood ka ng Denial 10J TV. Hindi po ako bad boy, good boy.